So, bumisita ulit tayo sa ating farm. Gumawa tayo ng pang-slice. So, yan. Initially, ganyan. Tapos, pag in-slice na, ganito na. Yung iba naming pinitak, medyo nahuli lang yung pang-slice namin. Kasi medyo, 5 days na. So, kumalat na yung mga ugat niya. So, ito around 3 to 4 days. Ayan, pwede pa siyang ma-slice. Gamit yung pinabrikit nating slicer. So, ayan. Parang parang slice bread. Meron ba dyan? Pero malo yung tambo ka na yun, ah. Pero talaga malo yan. Ano na yun? Nasulo na garo. Ayan, dahil yung tarambo. Garada na yan. Ano na? Naloto. So, yan yung ating si Parrot nga pala, tsaka si Joseph. Ang dalawa kong poging assistant. So, personal assistant ko sila. So, tinitesting namin yung pinabrakit namin na slicer. Angat niya. Yan, slicer yan. Diba? Simple lang. Yeah. Sige, testing. Lipat. Then, tap. Yan, parang tinapay. So, yan. So, meron na siya. Pag after siguro mga 10 days. Bali siguro kukuha na lang tayo, pero di ko pa sure kung magsasama-sama pa yung mga ugat nito. Pero ano siya, ayan slice na slice naman. Ayan oh. So, yan ang napakasimpleng method lang para mahiwa yung mga pinunla natin. Sukat na yan sa planter natin. Yan. Pero ito, tingin ko hindi masyado maganda tubo nito eh. Pero anyway, marami naman tayong iba pa. So, tatry din namin sa itong mga 4 days na yata itong sa kabilang to. Yun kasi yung tinesting namin doon, around 6 to 7 days masyado nang kumalat yung ugat. So hindi na siya na i-slice. So dapat mga 3 to 4 days siguro pwede ka na mag-slice. Basta may tumubo na dahon. So ayan, maganda naman yung resulta. Testing nyo doon yung igday. Sinawari man yung dikita na. So, mabilis lang, siguro. 3 minutes lang, is ilang metro to. 3, 6, 9, around 12 meters to, na pinitak namin to. So, mabilis lang, 3 minutes slice na agad. So, yan ang mga simple nating ginagawa. Kasi hindi tayo bumili ng tray. Kasi nagtitipid tayo. So, ito, titestingin namin sa around 5 days old na yata ito. Testingin namin kung pwede pa. So, yung mga agwat-agwat na yan, mga naluto na kasi yung binhi. Hindi na perfect. Pero yung iba maayos naman yung tubo. Yan. So, testingin natin dito sa 5 days old.
So ano na to? Around? Siguro ano to? 4 to 5 centimeter ang taas. So ayan, tinatanggal namin yung nilagay naming kawayan sa gilid. So ayan yung in-slice, ang ganda naman. Sana no, hindi na magsama-sama yung ugat niya. Ibang ayos naman siya. So yan si Parrot, ano yan, naka-Kubota long sleeves. Kasi ano natin yan eh, operator natin yan ng harvester. Yung Kubota DC-93. Kaya naka-uniform, operator and then assistant. So, walang pahinga sa trabaho. All year round. Ito naman si Joseph, poging-pogi. So, sila, tauhan namin sila. So, all year round na tauhan. Mapamiling, drying, pagsasaka, pag-harvest, andyan lahat sila. So, yun yung cutter namin. So, magyan lang yan. Kaya-kaya nila yan. Sanay sila dyan. Kaya pa? Ayo pa? Ah, very good. Di ba yung slice na to? Ang ganda man oh. Pwede pa to. Oo. Oh. Iniyo, dahil na na yung kaya. Huri na kita. Ah? Dahil man putol kayo ng gabot sa iraraw, may man yung blade. Ano? Dahil mabibilog. Surubayan pa yan. Dahil pa, kaya nahihiwa pa. Pero yun, entero na. Iraraw na. Makunot na. Yan, ganda no. Ganda ng ano. So, yung slicer natin, bale walang talim yan sa ilalim. So, hindi madadamage yung nilagay natin sa ilalim na plastic. Ano yan? Ano lang, flat bar lang. Flat bar, tsaka itong handle, tubo. So, yan lang, operation. So, pagdating ng araw ng paglilipat-tanim, siguro hindi na kailangan ng ano. Baka. Kailangan pa rin siguro ng cutter sa ilalim na ugat, pero at least may linya na. Hindi na tsatsamba-tsamba. Uto! Uto sa tabangan mo, krudo. So, syempre, tayo eh, nakabota. Yeah. Kasi, matatanggal yung ating kuko. Dahil sa nilagay na pamatay sa kuhol.
Ano na? Termo alas din malibog ng tubig. Huri na kaya ka mo naglaog? Maparamaho pa ka mo. Malaog ka mo, late na. Inabutan na lugod trabaho. So pwede kayong gumawa ng ano, mag-fabricate ng slicer. Gagamitin siya around 3 to 4 days. Pwede na. Ayan na. 3 to 4 days pwede na siyang gamitin. So ano na yan? Ready na for lipatanim. So yung mga pa nakagilid na yan, itatanim na lang yan sa ano, sa mga maagkutan ng harvester. Okay, sa mga kanto-kanto, gilid-gilid. So, hindi rin masayang yun. Okay. So, like and subscribe para sa ating mga bago pang ginagawa sa farm. So, ito pala, ano to, pilot run pa lang. So, hindi namin ina-expect na 100% na gagana. So, at least, trinay na namin. Kung hindi man maging successful, huwag niya nang itry. Okay? Thank you. Thank you for today. Yan lang.